guys, and welcome back to my YouTube channel. So, ang video ko for today ay kung ano ang kinakain ko during my intermittent fasting. So, ang method po na ginagamit ko sa intermittent fasting ay yung una, yung 16 to 8. So, yun po, ito yung kinakain ko for today. So, ngayon po ay tatlong araw ng aking intermittent fasting. So, kung gusto nyong itanong sa akin kung may pagbabago ba ang weight ko, yes, meron pong pagbabago dun sa weight ko. So, ngayon, hello, Jacob. Andito yung anak ko kasi umiyak siya dun. So, ngayon po, hindi ko muna sasabihin kung ilan yung nabawa sa akin, pero may pagbabago po siya dun sa timbang ko. Sa hindi nakakaalam, ang timbang ko po before, nung 29 po ako, May 29 ako nag-start mag-intermittent fasting. So, ngayon ay June 1. So, 3 days. 29, 30, 31, 1. 3 days po siya na ngayong araw. So, ang isi-share ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko. So, hindi po ako masyadong kumakain. Kahit nag-intermittent fasting ako, kumakain ako pero hindi man ganun karami. Saka pinipili ko po yung kinakain ko. Saka, by the way, dati po ang intermittent fasting ay nagawa ko na siya before at as in lumiit po ako. So, ngayon, kailangan ko uling mag-payat kasi nga sobrang laki ko na ngayon. So, itong mga damit na to, guys, ay mga damit ko nung nasa Cyprus pa ako. So, sinusuot ko siya ngayon kasi gusto kong ma-encourage palalo na masuot ko siya ng maayos para mas ma-encourage ako. Gusto ko talagang pumayat. Mahirap magsabi na gusto kong pumayat pero napakahirap na proseso talaga kasi pagdadaanan ka maraming tukso. So, ngayon po, pakita ko sa inyo kung ano yung mga kinain ko. Guys, gustong-gusto ko talaga ang itlog, ang nilagang itlog. So, importante to, guys, ang nilagang itlog. Ayan, ito ko sa inyo. Nilagang itlog. Tatlong piraso siya. 3 pieces siya. Lagi-lagi ako kumakain ng nilagang itlog. Kada meal ko. So, ako, nag-i-start ako ng meal sa umaga ay 12 o'clock and then kakain ako ng 4 or 5, depende sa akin. And then, sunod na nun ay 9 o'clock. Hindi pwede ako lumampas ng 9 o'clock. So, kasi, ano yun, 12, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 hours akong pagitan siya. Pagitan niya 5 hours. So, start ako ng 12, 1, 2, 3, 4, 5 hours, 5, tapos 5, 6, 7, 8, 9. Ganyan. Ganyan po ako dun sa oras na yon. Kasi yun yung time ko. Kasi si Jacob kumakain din. Pag-init ka na, Jacob. Umaga ka sa vlogging. Okay, sa vlogging. Hello, say hi to my vlog, Jacob. Yan, ito yung anak ko. So, ayun guys, no. Tapos, hindi talaga ako nawawalan ng soup. Lagi akong may soup. Ano to? Beef to. Tapos nilagyan ko ng parang noodles. Kasi uso dito guys sa Romania. Ang soup talaga. Mahilig sila sa soup. Tapos nilalagyan nila ng parang yung maliliit na noodles. Tapos may isang patatas ako. Yun nga. Tapos ito yung corned beef. Bumili ako nung nakaraan. So gusto ko siyang tikman. Tikim-tikim lang naman. Pero alam nyo guys, ang tagal-tagal ko nang naghahanap ng corned beef dito sa Romania. So nakita ko dun sa store. Tinry ko siya. Sabi ko, parang corned beef to. So, ayun. Ayun, guys. Masarap siya, guys. Pero wala nang sasarap pa talaga dun sa corned beef sa atin, sa Pilipinas. So, yan, hinulog na ni Jacob. So, guys, kain tayo. Soup muna tayo. Mahilig talaga ako guys sa soup. Sa sinabawan. Kung hindi nyo natatanong guys, ako ay tubong Marinduque, probinsya. Ang trabaho ng papa ko ay mangingisda. So, lagi-lagi kaming, maraming
Pag may ulo si Papa, lagi kami nagsasabaw ng isda. Kaya nasanay ako sa sinabaw ng isda. So, sa akin, hindi nawawala talaga ang isda. At may habaw. Ito ba tayo? Ang guys, ang intermittent fasting naman, hindi naman to as in diet talaga. Ano, sa pagkain, may oras lang ang pagkain natin, limitado. Yun, depende na yun sa you guys. Kung gusto mong as in pumayat, mag-crash diet ka na as in... yung ginawa ko dati kasi guys, nag-exercise, tapos diet sa pagkain. As in, ilang muya-muya lang ako, tapos carrots, pipino, kapon. Guys, ang kinain ko, pipino. Tatlong pirasong pipino sa tangha, sa 12 o'clock, sa hapon. Kaya nang kinakain ko. Uy! Anak ko! Narito na dali. Gusto din niya makikain. Sama na dala sa aking vlog-vlog, guys. Jacob, hindi. So, basta-basta pwedeng iwanan. Dikman natin ng corned beef, guys. Alam niyo guys, sa totoo lang. Ano mo yun, parang nakaka-depress pag yung sobra ka nang tumaba. Hindi ko lang alam, siguro depende sa inyo. Parang nadidepress ako na ba't ganun, bigla akong as in lumaki na naman ng sobra. Ay, kabayo ka! Pero tiwala lang guys, mapayat tayo, tiwala lang. Guys, ang timbang ko nga pala is 80.1. Ngayon. Ah, 81 ba ako? 83 before. Basta 80 plus ako. Nandun sa, yan, sa salpon ko na kasi yun. Sa linggo, sa ika-7 days ko, 1 week, magbablog ako kung ilan yung nabawa sa timbang ko. Kung may pagbabago ba. So, yun guys. First day ko ng intermittent fasting, guys. Sobrang hirap. Kumukulo yung tiyan ko. Nagkukutom ako kasi sanay ako, guys, ng pagpunta ko ng kusina, as in, hindi pwedeng wala akong dadaling saging, magaling sa rep. Ngayon, guys, ang rep ko, walang laman ng mga matatamis, ng kung ano-ano. Chichiri ako, wala na. Umiwas na ako sa chips. Biscuit siya. Pero, ano siya, yung pwede sa mga nagpapapaya, yun yung biscuit ko, guys. Yung doon sa salas, yun yung inunguya-unguya ako. Pag hindi pa ako, pag oras na lang kain ko, tapos hindi pa luto yung inaano ko, yung pagkain ko, yun yung kinakain-kain ko. Para hindi ako as in magutom. Kasi guys, alam nyo, pag nagda-diet ka, isa sa mali na nagda-diet, pag nagpagutom ka ng sobrang-sobrang gutom, tapos nandiyan na yung pagkain na gusto mong kain, as in makakakain ka ng madami. Kasi gutom ka eh. Ang mas maganda, kapag hindi paluto yung ano mo, yung kakainin mo, tapos oras ng pagkain, kumain ka ng kahit ano, as in konti, uminom ka ng tubig, para may laman yung tiyan mo. Ayun yung ginagawa ko, para as in hindi ako as in magutom, guys. Hindi ako as in, kasi pag nagutom ako ng sobra, tapos yung time na ma-ano na ako ng time, as in kakain, syempre ako madami. Dati kasi, nung nakaraang week pa, ginawa ko ang intermittent fasting, kaso natigil ako gawa ka ng Jacob ko. Hindi ko kaya, guys, yung unang try ko. Pero ngayon, 3 days na ako, guys. At doon sa timbang ko, may pagbabago talaga, guys. Although, hindi naman ganun kalaki kasi 3 days pa lang ako. At least nakikita ko, guys, yung pagbabago niya doon sa timbang ko. Pero, alam, guys, everyday na nababawasan ako ng timbang, parang achievement sa akin yun. Naking achievement yun. Tuwang-tuwa ako noon. Kasi, siyempre yung hinirap ko sa control sa pagkain, nasanay ka kumain ng kumain. Ay nako, yan ko lang. Siguro makaka-relate lang yung mga nagda-diet dyan. So guys, sa
ano, dapat i-enjoy mo kung ano yung kinakain mo. Enjoy mo! Ang sarap talaga ng nilagang baka. Kumakain pa rin ako ng red meat ngayon kasi ayoko naman biglain yung sarili ko, guys, na biglang tanggal lahat. Utik-utik lang. Ngayon, tinanggal ko na ang tinapay. Tinanggal ko na ang rice. So, until na kumakain pa rin ako ng kanin, pero pa utik-utik lang. Hanggang matanggal ko na siya, hanggang matira lang ay manok. Importante ang manok, guys. White meat is very important in diet. Saka huwag mong bibigayin yung sarili mo. Uy! Ito lala siya. Baka naman napupo ko na naman, Jacob. Burog na agad ako, guys. Parang isa at kalahati, parang maitog na kakain ko. Ang subanting, kasama sa pagkain ko lagi, ang sa umaga, guys, ang ginagawa ko, nag-aano ako ng melon, ng lemon. Isang kalasong lemon, atiin ko siya into 2 parts and then boil ako ng water. Isasama ko siya yung melon pero pipigain ko muna yung lemon. And then pag nag-boil na siya, yun yung iniinom ko sa umaga. Hanggang maubos yung tubig na yun. Yun yung iniinom ko. So, well effective, guys, ng lemon kasi alam mo, sa umaga, ang colon natin, ang bituhan natin ay empty. So, pag yun yung pumunta tapos ma-intinium natin, so yung mga pats-pats doon, kasi malilinis talaga. Aring kahapon, dumi ako ng dumi talaga, guys. Siguro lumalabas na yung mga toksi. Kasi before ako talaga, guys, talaga wala akong diet kasi nga may baby ako. So, ayun, guys, no. Sana, ano, ma-achieve natin. Ang goal na to, ma-achieve ko, guys. Tulungan nyo ako. At kung may mga, ano pa kayo, guys, may mga suggestion na pwede kong gawin isama sa diet ko, ay comment down below lang kayo, guys, at ayan, gagawin ko yon. At dun sa unang vlog ko, guys, maraming salamat kasi ang dami naka-appreciate nung vlog ko, nung pinost ko sa Facebook, na ganyan, may nag-pin sa akin, sige, i-push mo yan para maging healthy ka. At ayun, guys, no, maraming salamat, guys, sa panonood at sana subaybayan nyo ang aking diet at ma-achieve ko yung goal ko na 50 kilos or 55 kilos kasi nga ang height ko, guys, ay 5'4". So, ang kilo ko dapat sa body mass ko ay 49 kilo to 60 kilos. Yun yung pwede dun sa 5'4 na height. So, guys, ang pagda-diet, guys, ay dapat depende sa height mo, yung kilo mo, dapat equal lang. So, yun lang, guys. Maraming salamat at sana doon sa mga gusto mag-diet dyan, ma-inspire ko kayo, mag-diet na rin kayo. So, bayan nyo ako, guys, kasi, guys, at to lang, mas masarap yung marami nagda-diet kesa sa kukunti lang. O, sige, guys, yun lang. Maraming salamat and thank you for watching and please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell para lagi kayong updated once na may bago kong upload na video. Bye! Bye, Jacob! Bye, Jacob! Woo!